mga serbisyong ipinunla sa nakaraang linggo, aanihin na sa Balitang Agrarian Online. Nagsagawa ang Department of Agrarian Reform ng tatlong araw ng Mid-Year Assessment at Management Review. Unang isinalang sa pagsusuri ang mga opisina ng DAR sa Luzon at kanilang mga proyekto alinsunod sa naaprubahang target at paggamit ng pondo. Inamon ni Secretary Brother John Castriciones ang mga kawani na maging bukas ang kaisipan dahil dito magsisimula ang pagbabago at hinimok na mag-sip sa labas ng kahon para sa mga makabagong ideya. 38 empleyado mula sa Department of Agrarian Reform sa rehiyon ng Cagayan Valley at Imaropa ang sumumpa sa kanilang mga tungkulin kasunod ng pag-issue ng mga bagong appointment at promotion. Inaasahan ni DAR Secretary Brother John Castriciones na magiging epektibo at tapat sila sa layuning mapabuti ang pamumuhay ng mga magsasaka. Orientasyon naman patungkol sa proyektong split o support to parcelization of lands for individual titling ang sinagawa ng DAR para sa 75 bagong tanggap na kawani nito. Layo ng proyektong split na mapabilis ang parcelization ng collective certificates of land ownership award tungo sa individual na pagtitulo ng lupa ng agrarian reform beneficiaries. Sa mga suportang serbisyo, namahagi ang DAR ng mga panghapot na truck at iba pang makinarya sa 6 na Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa Bayan ng Isulan sa lalawigan ng Sultan Pudarat. Ani Provincial Agrarian Reform Program Officer Engineer Mary Jane Aguilar, magiging prioridad ng DAR ang patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga ARP sa gitna ng pandemya. Mga makinang pansaka naman na may halagang halos 1.5 milyong piso ang kaloob ng DAR sa 4 na Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa Cagayan Valley. Kabilang sa mga ipinamahagi ay hand tractors, water pumps, corn seeders, amphitillers, pressurized sprayers at diesel engine water pumps. Pinangunahan ng DAR ang groundbreaking ceremony para sa proyektong pabahay para sa mga magsasaka at manggagawang bukid sa Barangay Villapaz, Naguilian, Isabela. Ang lupain may sukat na 2 hektarya ay pagtatayuan ng 135 mga bahay sa ilalim ng Balay Farmers Housing Program. Sinimula na ng DAR sa lalawigan ng Batangas ang pagpapatupad ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project sa 4 na Agrarian Reform Beneficiaries Organizations kung saan 140 mga benepisyaryo ang inaasahang makikinabang sa organikong pagsasaka. Ani Provincial Agrarian Reform Program Officer Engineer Marilu Baslan, isinusulong ng DAR Batangas ang pagpapagaan ng epekto ng climate change sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman at kasanayan sa mga miyembro ng ARBOS tungkol sa organikong produksyon ng bigas. Umabot na din ang Urban Vegetable Farming Project ng Buhay sa Gulay sa Calapan City, Oriental, Mindoro na layong bigyan ang makakain at mapagkakakitaan ng 74 na mga kasapi ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program dito. Ani Provincial Agrarian Reform Program Officer Isagani Placido, ang proyektong ito ay nasa lupain ng Apostolic Vicariate of Calapan at may sukat na 5,000 square meters at maaari pang madagdagan ng 4,000 square meters. Nagsanib puwersa kamakailan ng Department of Agrarian Reform sa Central Visayas at Department of Agriculture para paunlarin ang pamumuhay ng mga agrarian reform beneficiaries sa rehiyon. Ani DAR Regional Director Resty Osias, ang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng 2 ahensya ay makapagpapataas sa produksyon sa bukid ng mga ARVs at magbubukas din ng iba pang mga kabuhayan para sa mga magsasaka rito. Available na sa website ng Department of Agrarian Reform ang mga abstract ng mga in-house at commission research studies sa pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program mula 1998 hanggang 2012. Ani Policy and Research Service Director Garland Laila Quarteros, ang mga abstract ay magagamit bilang resource materials ng publiko at iba pang interesadong kliyente ng DAR.
mga balitang inani para sa linggong ito para sa mas pinalawak na pagseserbisyo ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasakang Pilipino dito sa Balitang Agrarian Online.